everyone. So ngayon tingnan natin kung ano yung message ni God for each and every one of us. I feel na nagsisisi kayo sa Diyosa sa mga kasalanan na gawa nyo noon. Marami siguro sa inyo ay nagbabagong buhay na. So we have the curse in reverse. And hermit here. So I feel na maraming nagbabagong buhay na mga mangkukulam. Present in either way. And then the magician here. And we also have gift in reverse. So, I really feel na si God sinasabi niya sa'yo na yung mga mangkukulam na yan ay umaalis sa sa'yong buhay kasi kailangan mo umasenso or kailangan may magbago sa'yong buhay. Kasi I really feel na kaya may kamalasan dito sa'yong buhay kasi may nagkocontrol na mga tao sa paligid. So, we got the poor in either way and we got this one in either way. So ngayon, tinatawag kayo ni God na magbagong buhay. Kasi kung hindi kayo magbagong buhay, patuloy kayo magiging poor. At saka gusto rin sana sabihin ni God na kaya may hindrance tayo with regards sa money. Kasi parang pinipigilan yung pumasok yung pera kung hindi kayo marunong mag-handle ng pera. Okay, baka hindi nasanhi kung bakit kayo nagkakaroon ng relationship failure. Lalo na kung example, kung marunong naman kayo mag-budget pero yung kinakasama nyo hindi marunong, nagdudulot yan ng away kung hindi sumusunod yung isa. And kung sana linawin ni God na pag tayo ay wala sa pera, pinipare tayo sa tao na hindi magastos, yung marunong mag-save ng pera at saka marunong mag-budget at simple lang mamuhay. Kasi, pinapakita sa atin ni God kung ano dapat natin gawin kahit tayo pinipare sa mga tao na sabi natin opposite sa atin. Kasi, yung iba sa atin may makukuha tayong benefit na may matututunan tayo sa taong yun na upright, okay? Certain talaga kung napunta kayo sa upright na tao. So, we got the Joker in either way. And 22, I feel na tinuturuan kayo sa ngayon ni God na huwag magwalda sa pera. Siguro during this time, marami kayong pagsubok na dumarating, lalo na kung waldas kayo sa pera kasi pinapakita lang ni God ang importansya ng pera. Okay, tsaka kung bakit importante yung mag-save ng pera din. Kasi siguro maraming tao dito na nilalaan lang yung pera for spending. Pero once na may emergency, wala na silang pera for that. So, God wants you to know na next time kailangan nyo talaga mag-save. Kasi hindi naman forever na maging okay yung iyong health, yung iyong life, yung trabaho. So, make sure that you are saving money. Because I feel like it's going to work out their manifestation sa money kung sakaling alam mo na kung paano i-handle yung pera. Kasi hindi gusto ni God na ibigay niya sa inyo lahat, lalo na kung alam niya nawawalda sa inyo lang yun sa mga maling bagay. So make sure that you're putting also the money in the right way and start to be mature, guys. Huwag na kayo yung parang nagloloko lang or parang di seryoso sa yung buhay. So, it's just time to be mature and to be awakened. So, we got the strength in here. And we also got the let go. So, I feel here as well na siguro yung iba sa inyo, guys. You know, hindi kayo mapagsabihan ng mga tao sa paligid. At saka, I feel na si God na talagang gumagawa ng way para kayo ay matauhan na i-let go nyo yung negative attitude ninyo with regards sa money or with regards to your wealth. Kasi, I really feel na I really need self-control here. Okay, and you really have to let go of your toxic behaviors. We have the chase in either way. And you also have the key, but it's in reverse. So, ang blockage natin dito, guys, with regards sa wealth is yung attitude issue with regards sa money. Kung nandun pa rin yung attitude nyo na hindi kayo nagsisave ng pera, laging minamaldas yung pera, paikot-ikot lang yung takbo ng iyong buhay na laging unstagnant energy yung iyong money.
Okay, kaya very important talaga na nag-learn kayo na lessons. Kasi gusto nyo umasenso sa buhay, guys. Mangyayari lang yan kung i-change rin or babaguhin nyo rin yung mga negative sa inyong buhay at wag pa ulit-ulit yung kamalian. Kung magkamali, guys, pagnilayan nyo yan. At saka, you know, pray to God as well to help you be removed from such toxicity or such attitude na waldas, okay? And make sure you put in the money on the right places. Actually, yung ngayong retrograde talaga yung gusto ko rin. Alam natin na ayaw nyo ng Mercury retrograde, but in my end, yung nagustuhan ko sa Mercury retrograde is more on, it's making you save money because you know to yourself na pag may binili ka during that time, baka hindi maging okay. Diba? So, yun din na tinitich sa atin na maging practical tayo. Sana, kahit hindi retrograde, maging practical kayo with regards sa spending your money. Only buy what is right. Kung sakali man, you know, mag-indulge kayo, guys, huwag naman sobra-sobra to the point na mawala na yung savings. Maglaan kayo for your savings at huwag lang lagi ilagay sa expenses yung inyong kinikita. Okay, so that's it for now. So I just hope that this reading may give you some insight and awareness about your situation, and wishing you luck and justice over situations, good luck, and God bless every one of you.